Ano katagal ba dapat bago mo irepat yung halaman mo from buying or receiving them? Yung ibang tao, they repat right away. Some people repat after 2 days or 3 days for whatever reason. Pero ngayon pong araw, samahan niyo po ako mag-repat ng isang halaman na almost 1 month na po sa akin bago ko siya irepat. Here I am where the movie started. Fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and ulit sa inyong lahat and welcome back to the vlog. If it's your first time in this channel, my name is Andrew Brizuela and as you can see, I love plants, I love succulents and welcome to this channel. Alam niyo marami tayong klase ng halaman, no? Pero isa sa pinaka hindi masyadong pinag-uusapan ay yung mga aloe. Yes, usong-uso yung mga echeveria, graptoveria, even yung mga string plants, hanging plants, pero hindi masyado na pag-uusapan yung mga aloe. Pero alam nyo, isa po ito sa pinaka-paborito kong type ng succulents. Bukod sa napakadali nilang buhayin, hindi sila ganong ka-demanding. Ito po yung ibang mga sample ng mga aloe ko. So ito po si Star Aloe. Nag-start po ito nung siguro last year, isang ganto lang siya kaliit. Tapos nirepat ko po siya dito. Ayan, ito po yung pinaka-main plant. Nagkaroon na siya ng dalawang mother plant. Tapos hindi ko alam kung ilan na itong na-propagate niya by itself, siguro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. So, parang 12 heads na po silang lahat. So, gustong-gusto ko po ito pinapaulanan kasi hindi siya masyado maarte. Sa araw, siguro tamang morning sun lang pero hindi siya ganun kahirap alagaan. Now, I have another aloe here. Nakalimutan ko lang po yung pangalan but I'll try to research on this and probably put it on the comment. So, nilagay ko to dati sa lalagyan ko ng mga Hawartia. Na ganito kaliit pero it outgrew it quickly. Kaya nilagay ko na po siya ngayon sa mas malaki niyang lalagyan. Meron din ako ditong isang type ng aloe na naisip ko siyang gawan ng community pot. So kung medyo nahihirapan ka mag-alaga ng mga succulents, pwede mo rin itong gamiting practice yung mga aloe kasi nakaka-build din siya ng confidence. Tsaka ang ganda niya alagaan kasi mas mabilis po siyang lumaki. Nung nakarampas ko po, nakareceive po ako ng gift from one of our friends and apparently, hindi ko pa po nare-repot itong halaman na to. Ito po yung halaman na yon. Napakalaki niya. Ito po yung tinatawag na si Star Aloe. Actual name po niya is Arist Aloe Aristata. So ito po yung name niya if you're looking for this. Ito sa mga common din pero magandang type ng aloe. Dahil yung tip niya medyo parang patwirl. Ayan, ang ganda niya tingnan kapag nag-mature siya. So I remember receiving this before Christmas. Kaso ngayon ko lang po siya irerepat kasi gusto ko rin na mamalaman kung gaano po katagal aabot yung mga aloe. Pero sa totoo lang, sobrang busy lang po natin kaya ngayon po natin siya irerepat. Pero makikita nyo naman na kahit na more than 1 month na siya, okay na okay pa rin siya. So samahan nyo po ako na irepat siya and let me share to you kung ano po yung mga gagawin natin ng techniques para po mas mabuhay siya in its new pot. Gusto ko lang po mag-share din ng details. So, si Mr. Mark Biala ay isa pong seller ng mga succulents. So, if you would like to check out his page, ito po. Napakabait po niya, napaka-cool kausap. Might want to visit his page kung naghahanap po kayo ng succulents. Thank you po ulit, Mr. Mark Anthony Biala, for going to my place para lang po iabot tong mga halaman. So, sobrang na-appreciate ko po. Yung isa, nakatanim na po. At ito na lang po yung natitira. So, I will make sure to take good care of this. At isishare ko po sa inyong lahat kung paano ko po siya aalagaan. What I really like about aloes in general is that unlike hawos and echeverias, medyo very forgiving. Kaya nga kung naaalala nyo, may mga aloe vera yung mga lola natin kasi nga mas madali siyang mabuhay. So, i-share ko po sa inyo yung gagawin ko na pagre-repot sa kanya. Pero gusto ko munang tignan natin siya mabuti kasi ayan napakalaki. Meron po akong isang aloe dito na irerepot ko. So, ganito po yung size niya. So medyo malayo, 'di ba? So I'm so excited kung gaano pa 'to lalaki kasi ang dami niya ng pops sa gilid . All right, in this potting session, ang gagamitin natin ay isang white pot po na ire-reuse ko lang. Tapos gagamit lang po tayo ng Masetera pumice na 2 cm para po sa bottom. And then yung potting mix po na gagamitin natin ay yung regular Masetera mix po na kinustomize ko ng kaunti, nagdagdag lang po ako ng cocoa peat para po sa water retention, tapos naglagay na rin po ako ng extra pumice. So, if you would like to use the regular Masetera, okay lang. Pero kung gusto nyo rin mag DIY mix, okay lang din. For DIY potting mix, pwede nyo pong try to. 70% na pumice,
tapos 20% na vermicast, and then 10% na cocoapit. Cocoapit po is more on water retention. Recently, nabasa ko rin na yung cocoapit pala ay meron din siyang antifungal property. So, nakakatulong din po siya sa health ng roots ng plants natin. Medyo kakaiba po yung gagawin natin repotting kasi I will defy yung mga normal rules na sinusunod natin sa pagrepot ng succulents where you air dry, trim tayo ng roots. So, ang gagawin ko po ngayon, hindi ko po siya i-air dry. Tapos, hindi ko rin po siya ititrim ng roots. Siguro, naturally, may mga malalaglag po dyan na roots. Pero, for the most part, kung ano po yung ugat dyan, yun na po yung ilalagay natin. Bago ko makalimutan, kinuha ko lang po yung ating handy-dandy na gloves. Okay. So, sa mga nanonood po nito, wag po kayo masyadong magtaka kung hindi ko po susundin yung typical rules natin pagdating sa pagre-repot ng succulents. Ang gagawin ko, babawasan ko lang po siya ng lupa. Now, bakit ko to ginagawa? Bukod sa nag-e-experiment tayo, actually, gusto ko lang pong i-share sa inyo na yung mga aloes naman, hindi masyadong maarte. Besides, kahit po naka-rain or shine yung akin, hindi po sila namamatay. Also, please consider the fact na ito pong halaman na to has been in my area for almost 1 month na rin. At dahil po 1 month na siya sa akin, kahit pa paano, nakapag-acclimate na po siya sa microclimate ko dito, gaya po ng aking sun exposure, yung humidity. So, medyo well-adjusted na po siya dito. Kaya nga po, nire-recommend ko sa inyo, kapag may mga halaman kayong dumating, at kung kayang tiisin, kaya mong tiisin na hindi mo na sila irepat agad-agad, subukan mo maghintay muna ng mga 1 week or kung kaya mo 2 weeks bago mo sila irepat. Kasi hindi naman niya mamamatay agad-agad eh. Unless na lang na naka-uproot na. Kailangan mo talaga siyang itanim in 1 week or less. Pero kung nakalupa yan, hayaan mo muna magstay sa'yo. Kasi hindi naman yan mamamatay agad-agad. So ayan, ang dami nating natanggal na lupa. Tapos na-expose na po yung healthy roots niya. Medyo nagiging careful lang po ako na hindi ko siya puputulan ng ugat kasi every time na may pinuputol po tayong ugat, nagkakaroon po siya ng parang sugat. And that's the time when you need to air dry. So ngayon, ang ginagawa ko, tinatanggal ko lang po yung lupa carefully kasi itong ugat na to, these are still healthy, these are still okay, kaya I don't see the need of trimming them kasi kung healthy pa yung mga roots na yan, hahayaan ko lang yan tubuan ng panibagong group. So, linawin ko lang po na itong method na to might not apply to all aloes, lalo na po yung mga imported, lalo na po yung galing po sa ibang bansa. Dito sa lace aloe, hindi naman siya ganun kaarte. So, ayan, gamit po tayo ng malaking size na pumice. Hindi po natin gagamitin lahat. Siguro, mga gantong kanipis lang po from the bottom. And, kaya po tayo gumagamit ng ganito para po masigurado natin na meron pong enough drainage. Kapag nagdilig po tayo, hindi po maiipon sa ilalim yung nagsisiksik na lupa. So, kaya po tayo gumagamit ng big size na pumice. Time for our potting mix. So, ang gagawin po natin, hindi po natin siya pupunuin. Maglalagay po tayo siguro up to mga 60% niya. Ayan. Tapos, saka po natin ipapatong itong halaman. So, itong mga pops, hindi ko muna po sila ihihiwalay. Lalagay ko siya dito sa gilid. And then, tsaka po natin sila pupunuin ng potting mix. Ayan. Ikot natin for the other side.
Papantayin lang po natin ng konti. Tapos, aalugin lang natin para sumiksik po yung potting mix in between the roots. Silang natin yung putik. Ayan. So, ganun lang po kadali mag-repot ng mga aloe, lalo na po yung mga locally propagated. Hindi po siya ganun kaate. And ako po, aminin ko sa inyo, hindi na po ako masyado nag-air dry pagdating sa mga aloe. Now, the next thing, probably you're asking, ano na po yung gagawin dyan? Paano alagaan yung mga aloe once na naitanim na katulad nito? So, totoo lang, yung mga aloe, they love water. Hindi ko kailangan maghintay ng 1 week before sila i-water. Kasi, unang-una, meron naman po siyang ugat na active. Inalis natin siya at hindi naman natin na-trim, hindi natin sinugatan yung ugat. So, kind of functioning na rin yung ugat niya. So, I would wait probably mga 3 to 5 days. Tsaka ko po sila iwa-water. How would I water it? Just enough para po mabasa itong upper half niya. Pero hindi naman po yung pauulanan ko siya. So, tama lang siguro para mabasa to. And that should trigger further root growth para po mas maging stable siya agad. One of the things that you need to keep in mind pagdating sa mga aloe, katulad po nito ni lace aloe, hindi po siya ganun ka-prone sa pagkabulok, hindi po siya katulad ng mga echeveria, kaya huwag ka matakot, diligan siya. Kung medyo sumobra siya ng konti, that's okay. Kasi in my experience, wala pa akong nakita na aloe ko na nabulok because of overwatering. And that's already coming from me, na naturally, madalas ako mag-overwater. Kaya nakita nyo naman, very confident tayo na nirepot natin siya, walang air drying. But you know, don't get me wrong, some people that are doing it and it's still working for them, that's fine. It's just that sa experience ko when it comes to aloe, nabubuhay naman po siya kahit na hindi ko ini-air dry, as long as I don't trim the roots. Yung po ang aking gustong i-share pagdating dito sa aking lace aloe. At salamat po kay Mr. Mark Biala. Sorry po talaga kung ngayon ko lang nairepot to. Ayan, finally, narepot ko na po siya. And if you don't have a lot of success pagdating sa mga echeveria, it's okay, huwag ka ma-frustrate. You might want to try with simpler succulents katulad po ng mga Howardia and mga aloes. Marami pong variety, marami kang pwedeng pagpraktisan dyan. So, that's what I want to share po for you today. So guys, kayo po, meron ba kayong experience sa mga aloes? What's your favorite aloe? Ano po yung sa tingin mo mahirap o madaling alagaan? I would love to hear from you. If you have anything to share about your favorite aloe or if you have some questions, please feel free to use the comment section. Let's have a discussion about it. By the way guys, gusto ko pong i-share sa inyo, nakakatapos lang po natin mag-record kanina of a collaboration with another succulent content creator, and that's none other than Kalay Plants. So isa po to sa mga okay na channel na masasabi ko. Very thorough din po yung mga research niya. Tsaka marami din po ako napulot na information. So if you haven't subscribed to his channel yet, please feel free to check out his channel. That is Kalay Plants. Meron po kaming collaboration that we recorded earlier today via Zoom. So I hope that you can also give his channel some love. Kasi nagkaroon po kami ng mini Q&A section. Kung gusto niyo po malaman kung ano yung naging collaboration namin, hintayin nyo lang po sa channel niya. That is Kalay Plants. So that's all I have po for you today. Thank you so much for watching and I hope you all have a great weekend. Till next time, peace out.